channel. Ayan, part 3 po ito nung aking get to know me. Ayan, manawa kayo. Manawa kayo sa talambuhay ko. Ayan, part 3 po ito. So, kukontinue ko lang ulit yung nakwento ko nung sa part 1. Ayan. So, sa hindi nakakaalam, ako po is member po ako ng broken family. Ayan, grade 1 pa lang ako or hindi pa ako pumapasok yata noon. Nag-iwalay na yung nanay at tatay ko. So, ang mama ko, nakapag-asawa siya ng iba. Tapos yung tatay ko naman is hindi nag-asawa. So, masyado kasing seloso yung tatay ko. Yung tipong ano, nagsiselo siya sa mga maliliit na bagay. Pag nagpupulbo, ayan, sasabihin ng tatay ko, oh, may pinapagandahan ka, ba't ka nagpupulbo? Yun, ganun. Tapos pag bibili ang mama ko ng damit, sasabihin ng tatay ko, ba't ka bibili ng damit? Ang dami pang damit dyan. May pinapopormahan ka, no? Tapos yung mama ko, may bungi dito sa gilid ng ano. May isa siyang bungi. So pag tumatawa siya, tinatakpan niya yung bibig niya para hindi makita yung bungi niya dito. Sabi ng tatay ko, ba't daw ganun tumawa mama ko? Pa'n daw pabebe? So noon pa pabebe, uso na pala yung pabebing word noon. So, napuno ang nanay ko, napuno siya sa tatay ko. So, naghiwalay sila. Parang nagdagdagan yung ano, yung pag-aaway nila. So, hindi na kaya na ng mama ko na makisama sa tatay ko. Tsaka, ang tatay at nanay ko is uso noon yung panahon noon. Ewan kung nauso din sa inyo ito. Yung pinagkasundo ng magulang sa magulang. Yung hindi talaga true love. Kasi may boyfriend ang mama ko noon. Pero, dahil gusto ng lolo at lola ko na magkatuluyan yung mag-best friend, yung lolo ko at yung asawa ng yung lola ko at yung kabilang mother side ng lolo at lola ko, pinagkasundo sila kasi mag-best friend sila nung childhood pa sila. So ayun, hindi rin sila nagtagal pero nagkaanak sila ng 5. Ang mama ko is sa pangalawang asawa niya, stepfather ko, hindi na siya nagkaanak kasi ligate na yung mama ko nung time na yun. So wala akong kapatid sa labas. So nagsama yata yung stepfather ko at mama ko is 15 years. So, hindi rin nagtagal kasi marami rin problema dun sa stepfather ko. Yung tipong, yung hanap buhay niya sa kanya lang. Tapos, malimit siya, naghahanap siya ng pera. Asan na yung ganyan? Kabibigay ko lang sa'yo. Wala na. Parang ganun. So, hindi rin sila nagtagal. So, yung nagpaghihiwalay ng nanay at tatay ko, maliliit pa yung mga kapatid. Ang panganay namin ng ang pinakapanganay namin ate ko is 16 at that time or 14 yung naghiwalay. So ako maliit pa lang talaga ako. Natatandaan ko, ang kinuha kasi ng mama ko sa amin is ako lang. Yung kapatid kong, kasing edad ko din, sa tatay ko naman kasi maliliit pa kami. Tapos yung tatlo kong kapatid, nagkanya-kanya. Walang sinamahan, ganun. Para nag-rebel din ng konti. Ganun, nagsamahan loob. Tapos ako naman di nag-ano, pa-transfer ako ng paaralan kasi ano, kinder ako noon. Ang ginagawa ng mama ko, pag hinahatid ako ng mama ko sa school, pag susundin niya na ako sa hapon, wala na ako dun sa school at sininanakaw ako ng kapatid ko. Ayaw kasi ng kapatid ko na may mapunta sa mama ko kasi nga masama yung loob nila. So, ayan, susunduin naman ako ng mama ko sa kapatid ko. Kinukuha naman ulit ako. Ayan, ganun ang ganun hanggang sa naging tatlong kinder ako ng transfer kasi nga ninanakaw ako ng mga kapatid ko. Ayan, so ngayon, okay na po sila. Okay na yung mga kapatid ko at mama ko. Bali, nakita ko yung mga kapatid ko is malaki na ako noon. So, nakilala ko lang sila nung ano na ako, elementary, ganun. Hindi ko kasi sila na nakasama ng matagal. Ayan, magkakahiwalay kasi kami magkakapatid. So, ang tatay ko is namatay siya ng grade 4 ako. Tapos hindi ko siya nakita. Bali, alimbawa, nilibing siya ngayong araw na to, kinabukasan pa ako dumating. So, hindi ko siya nakita. Ayan, yun na sana yung chance na makita ko siya, pero hindi ko siya inabutan. Ako lang yung anak ng tatay ko na wala dun sa Burol. Kasi ako yung nasa malayo, nasa Sablayan kami noon, Occidental. Ang mga kapatid ko is nasa Oriental. Kasi sa Occidental, taga-Occidental yung napangasawa ng tatay ko. So,
Ang hirap pa ng pera noon, tapos walang cellphone, dalawang barko yung sasakyan mo, from Occidental to Oriental. Batangas, pagdating mo Batangas, magbabarko ka ulit. Wala pang cellphone, noong grade 4 ako, mag-isa lang ako nagbiyahe, di ba? Sketch, sketch lang, nasundan ko. Ayan. Kaso hindi naman din ako nakaabot. Tapos, ayan. Dapat kasi, yung selos minsan ilugar din, no? Yan yung pagmumula ng paulit-ulit na away pag wala talagang tiwala sa mga mag-asawa. Ayan, kahit gaano kayo katagal, kahit pa may mga anak na kayo, may mga apo, pag talagang hindi kayo forever, hindi. Kasi wala kayong tiwala. Wala na yung love. Away ng mga walang kwentang bagay. Ang gagawin nyo lang, pag mainit yung isa, huwag mo sasabayan para hindi kayo sumabog, di ba? Eh kapag galit yung isa, nga nga. Ayan. Sa mga manonood pa ng video ko, ayan. Manood po kayo kasi ito po eh, dito ako kukuha ng Q&A ko dun sa parapol ko. Soon. Ayan. Thank you, Mami La. Ito po yung pinaka-last kong video. Yan. Mapili man po ako or hindi, okay lang po yun. At least, nakilala ko ng ibang tao or ng kapwa YouTuber ko. Ayan. Tsaka may maibablog na rin ako. It's my very first time na gawin ko to at sa YT pa, makapanood ang buong tao. Yan, gaya na sinabi ko, hindi ako mapagkwentong tao. So, ngayon lang ako nag-share. Yan, sana kapulutan nyo ng aral yung aking kwento. Ayan. Siguro yung aking magiging asawa is pinagbubuntis pa lang ng nanay niya. Hindi na dadating. Ayan. Nung graduate ako ng high school, di ba late na ako nag-graduate ng high school, eh wala pa kaming pera nun. Gustong-gusto ko mag-college. Tapos yung mga kaibigan namin, mga kaibigan ko, anim kami magkakaibigan mula elementary to high school. Gusto kong ano, nag-uusap kami, saan ka magka-college, ganyan. So ako, hindi maka-MA kasi hindi ko sure kung magpag-aaralin ako ni mama. So ang sabi ni mama sa akin, okay na yun, high school, at least may ano ka, may diploma. So, never niya akong inalok na, or, oh, gusto mo ba mag-college? Ganyan, kasi, hindi ko rin masisay, kasi wala kaming pera noon that time. Ang kinakain namin noon, galing pa sa ano, yung talok, alam niyo yung talok, magtatanim ka ng palay, maghapon, bilad sa araw, or magpupunla, yung kukunin mo yung punla ng ano. Ang 100 pieces noon is 15 pesos pa that time, no? Diba, sobrang liit. Tapos yung talok pa noon is 80 pesos. Pero ang dami mo na mabibili naman sa 80 noong mga panahon na yun. Magkano pa lang ang bigas noong 25 pesos? O, parang tanda ako na, no? 25 pesos NFA pa. Ayan. So, hindi ako tinanong ng mama ko kung gusto ko mag-college. Basta nag-ano agad ako, nagtrabaho ako. Ang dami ko ng pagtrabahuhan. Halos lahat ng trabaho. Ang hindi ko na napapasok siguro sa bar. Tsaka di ako tatanggapin sa bar. Ayun, bar na lang ang hindi ko napapasok. Ayan, lahat-lahat na pagdaanan ko ng mga trabaho. Mapapalalaki, mapababaeng trabaho na pagdaanan ko na. Sa hirap ng buhay. Tapos magkano lang noon? 100 per day. Diba? 15 days, 15 days na sahod ako. Sobrang liit. So, kailan ko lang na-decide na pwede pala ako mag-apply sa pabrika. Ayan, ang laki ng sahod. Pero wala din natitira. Kasi malaki din naman ang sahod. 9,000, 18,000 a month. 9,000, 15 days. Eh, ang dami mo kukunin sa 9,000. Andyan yung bahay, allowance mo, padala sa pamilya, kuryente, ganun. Wala nang titira. So, nag-decide ako mag-abroad. Ayan. At least dito, yung sahod mo is buo. Libre kain ka na, oh, diba? So, ayun. Nag-abroad ako. Hanggang ngayon, wala pa din ipon kakapadala. Ang dami ko resibo. Yun yung ipon ko. Kasi, ano, medyo may utak sana ako. Unang kapag-aral siguro ako ng college. Iba-iba yung mararating ko sa buhay. Iba yung magiging trabaho ko. Yan, nakakapanghinayang kasi bibihira yung nabibihiraan ng utak. Sayang. Ako pa naman noon, nung high school ako, alam mo yung naranasan ko yung ano, nakabihis na ako. Wala pa pala akong pamasahin. Layo namin sa ano, sa school. So, gigising ako ng alas 4 kasi dadaan yung bus ng alas 5 or 5:30. Ganun siya. Ganun. Ang sumunod dun is alas 8 or 7 na. So, late na ako nun. Kaya alas 4 gigising na ako, mamamalandya. Yung plansyan di uling pa.
mamalansya ako. Yan, liligo, mag-aabang na ng sasakyan. So, nag-aabang na ako ng sasakyan, syempre maghihintay ako ng baon. Wala pa pala akong baon. Ganun, umiiyak na lang ako kasi ang mga may honor student, yung may mga naghahabol sa tab, ayaw magpaliban yan, ayaw mag-absent kasi maliliit ka sa lecture, di ba? So, ang ginagawa ko, pag nag-absent ako, walang pera, walang pamasahe, ano, yung humihiram ako ng ano, notebook, tapos na gano, nag-self-study na lang ako, kukopya ako nung mga hindi ko nakopya, kasi every Friday may quiz, so gusto ko lagi ako nauuna, ganun, ayun, sayang. Tapos yung alam nyo yung katihan, yung low tide, yan, mangumuha ka doon ng shell, sihi, ang tawag sa amin, mangumuha ka ng sihi, yung isang tabo ng Caltex na ganun is 10 pesos, so pagdating ko galing yung school, alas 4 kasi uwian na namin. So, alas 5 makakarating na ako sa amin. May araw pa noon. Diretso dagat, mangunguha ko noon. Kasi ibebenta, yun yung nagiging pamasahe ko. Ganun kahirap ang buhay. Makasurvive lang. Ayaw na, ayoko mag-absent. Ayaw na, ayoko. Kasi ayoko malate ako sa lecture. Yung pag tipong magre-recitation, wala akong maiisagot. Yan, kasi pag recitation, ayan, yung biglaan ka tatanungin. O, exempted yun sa quiz. Exempted sa exam. So, lagi ako nakakapasok doon. Or kapag may i-memorize na ano, na tula, mapa-English or Tagalog, ako yung kauna-unahang nagsasaulo. Kasi, tip ko sa inyo, yung mga nag-aaral pa, mag-memorize kayo sa madaling araw. Kasi, fresh pa yung utak. Yan, madaling makasaulo kapag madaling araw. Yung wala ka pang iniisip na masyado, mahintahimik, ganun. So, diba, alas 4 ako nagigising. So, nag-memorize ako. 2 days, 1 day, kaya ko siyang sauluhin. 8 stanzas. O, diba? 8 stanza yun. Yun, kaya ko siyang sauluhin 1 day lang kasi maaga akong gumigising. So, pag sabi ng sir namin, ng English advisor namin, volunteer, sinong una mag-memorize sa unahan? So, tumataas agad ako. Yun, lagi ako exempted. Sayang, diba? Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na mag-aral. So, sana hindi ganito yung trabaho ko, diba? Tsaka siguro may save na ako or may asawa na ako. So, hindi ako nakukulong sa 4 na sulok ng bahay na to. Malayo sa pamilya. Ayun, pwede naman sa Pilipinas, di ba? Pwede sa Pilipinas mag-apply. Or mag-ibang bansa din. So, sana hindi ganito. Sayang lang talaga. Minsan napaka-unfair ng buhay. Kung sino yung gustong mag-aral, hindi nabibigyan ng pagkakataon. Tapos, kung sino yung maraming pera, tapos tamad mag-aral, sila yung ayaw mag-aral. Diba? Minsan unfair talaga eh. Unfair. Ayan. Hindi ako umiiyak ah. Tae lang. Ayan, sayang. So siguro, kung magkakaanak man ako, igagapang ko talaga sa hirap. Makapagtapos lang. Para hindi magmana sa akin. Thank you for watching guys. Sana nagustuhan niyo yung kwento ng buhay ko. This is last 3 na po ito. Ayan, thank you. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa akin, please subscribe. Para po, hindi lang tungkol sa health, iba-iba po yung sinishare ko sa inyo. Sana makatulong kahit konti. Ayan, salamat sa mga kaibigan ko. Salamat sa mga nanonood ng channel ko. Thank you so much. Hindi ko man po kayo maabutan sa LS. Sorry, kasi busy po ako pag-araw. Ayan. Thank you sa mga hindi ko pa nababalikan. Iisa-isahin ko po kayo, promise. Ayan. Thank you so much. Please subscribe my channel. Naghahabol pa po ako sa oras. Sana supportahan natin ang bawat isa para ma-monetize na tayo lahat. Hindi na kailangan ng raffle dahil may mga pera na tayo dumadating buwan-buwan. Thank you. Thank you. I love you all. God bless. Pray lang lagi. Okay? Lagi yung tatandaan. Pag may naninira sa'yo, naiinggit, galit sa'yo, alam na ang gagawin. Punta ka lang sa bowl, CR, i-flush mo dun lahat. Thank you, God bless, I love you.